Hindi pa rin humuhupa ang baha sa ilang lugar sa Bulacan, bunsod ng walang tigil na pag-ulan na sinabayan pa ng high tide. Apektado na tuloy ang kabuhayan ng mga residente. At live mula sa Meycauayan, Bulacan, may report si Oscar Oida. Oscar? Yes, Pia, kung tutuusin ano, sa buong maghapon, ay hindi naman gaano naging malakas ang buhos ng ulan dito sa Bulacan. Pero sa kabila nito, Pia, tama yung obserbasyon mo, may mga ilang lugar pa rin dito ang lubog sa baha. Halos wala nang namimilin itong mga nakarang araw sa pamilihang bayan ng Malolos. Hanggang tuhod pa kasi ang baha at maitim at mabaho pa ang tubig. Daing tuloy ng mga tindera, nalulugi na sila. Sa Barangay Santo Cristo at Calero naman, hanggang 20 pa ang baha kaninang umaga. Halos 2 linggo na raw ito, bunsod ng walang tigil na pag-ulan na sinabayan pa ng high tide. Sa Hagonoy naman, hindi man gaano bumuhos ang ulan sa maghapon, high tide naman. Kaya ang mga nakatira sa tabing ilog, sige pa rin sa paglilimas. Wala pong magagawa, ganyan po sa Hagonoy talaga. Yung iba, itinaas naman ang kanilang mga gamit. Ultimo refrigerator, washing machine at motorsiklo ipinatong na sa silya. Eh hanggang ganyan po yung panahon, hindi pa kami magbababa. Una-una, napakabibigat po nung gamit. Kung tutuusin, ilang beses na raw tinaasan ang mga kalsada rito. Pero sabi ng ilang residente, kung maaari nga sana, yung ilog ang hukayin, hindi yung kalsada ang taasan. Da kasi maskin ano, ilang taas na ito, makalima na. Da kasi nga, mababaw kasi ilog eh, ayaw hukayin. Sagot naman ng lokal na pamahalaan. Dati malawak yung ilog namin, nakuha na rin ng mga kabahayan. Siguro pag hinukay natin sir, kung walang mga pundasyon, baka bumagsak yung mga bahay sa tabing ilog. Nasimula naman na raw ang flood control project sa lugar. Yun nga lang. Yung pagbabudget, hindi po kagad na babudget ang lahat. Kasi sa laki po nung budget. Samantala Pia, may mga lugar pa rin gaya na sabi natin kanina ang nanatiling baha dito sa ilang bahagi ng Bulacan gaya ng kinalalagyan natin dito sa Meycauayan, particular dito sa may barangay Lawa, bagamat kapansin-pansin na medyo bumababa na yung baha. Kung tutuusin Pia, mayroon namang floodgate dito sa lugar kung kaya lang hindi nila mabuksan-buksan kanina dahil may kataasan pa ang tubig dyan sa may ilog. Pia? Oscar, paano yan? Merong isa pang bagyo na nagpapalakas ng habagat. Hindi naman daw ito magla-landfall, pero sabi ni Mang Tani, may pag-ulan pa rin na dala ito. So, ilang araw pa ba yung inaasahan bago tuluyang humupa yung baha dyan? Well, kung yung baha na dulot daw ng malakas na buhos ng ulan, halos wala na yan, Pia. No? Kaya lang, dahil nga nanatiling lubog yung ibang bahagi ng Bulacan, ay dahil sa hindi na nga lingid sa ating kaalaman, dahil sa high tide, no? Dahil karamihan sa mga lugar dito, nasa tabing ilog, at may kababaan yung lugar nila, kaya pag tumataas ang tubig, ay agad na umaabot ito sa kanilang mga kabahayan. Ngayon, matagal naman na daw itong tinutugunan, no? Particular dyan sa may area ng Hagonoy, balita nga natin, ay ilang beses na nakapagpataas ng mga kalsada dyan. Pero ayon nga sa mga residente, hindi yun ang solusyon dahil dapat daw ay hukayin yung mga tubig. May problema naman ito kung lokal na pamahalaan ang tatanungin Pia dahil ayon sa kanila, may mga bahay na sa paligid ng ilog, no? Yung mga dating pinipuesto ng ilog, natayuan na rin ang mga bahay. Ang pangamba nila kung huhukayin yung ilog, baka naman magsipagbagsak yung mga bahay sa tabi ng ilog. Now, ang isa pang option dyan ay yung flood control project, which is ongoing naman na ayon sa lokal na pamahalaan ng Hagonoy. Yun nga lang dahil nga may kamahalan yung gagastusin dito, phase by phase yung construction, kaya medyo natatagalan, Pia. So, Oscar, well, at least alam natin na ongoing yung kanilang mga flood control project, pero hindi naman nila hinihintay kumbaga, no, na dumating yung panahon ng tag-ulan bago nila ito tugunan. Tama ba, Oscar? Yes, Pia, no? Bagamat mapapansin natin yung mga ilang mga residente, bagamat masasabi nga nating very resilient sila, no? Nakikita mo rin ng ilan, medyo pinanghihinaan na rin ang loob. Or bagamat sanay na nga raw sila dahil hindi na nga iniinday yung mga alipungay nung mga ilan nakausap natin dahil sanay na raw sila, no? Yung iba,
Kung dati nagbababa pa ng mga gamit sa tuwing huhupa ang baha, ngayon hindi na. Ipinapatong na lang yung kanilang washing machine, yung kanilang refrigerator, yung pati motorsiklo, ipinapatong na lang sa bangko. Dahil alam naman nila, pag nag-high tide, papasukin pa rin yung kanilang bahay. So yung pagtanggap ng tao, alam na nila, expected na nila mangyayari sa kanilang lugar yan. Ang sa kanilang, sana nga daw ay hindi maubusan ng pag-asa o paraan yung lokal na pamahalaan, yung pamunuan, yung gobyerno, pati nasyonal sa pagtulong sa paghahanap ng solusyon sa problemang ito, Pia. So in the meantime, kanya-kanyang diskarte muna sila, no? Maraming salamat sa iyo, Oscar Oida.